Pangalawa, our strength will increase. Kaya pag nagmamap ka, kahit daming mamapin na floor, mayroon kang grabe kasi bakit? Sabi ni Lord sa iyong magdadagdag ng strength mo kung ikaw ay nakakunik kay Lord. Amen. Kaya kahit sa dami ng trabaho, dahil nakakunik ka kay Lord, hindi mo na mamalayan, tapos na pala ang trabaho mo. Amen. Ako pa pag namamalan, saan nag-worship ako? I worship you. Tapos na. Grabe. Hindi ko na mamalayan sa dami ng plansahin. Minsan mga bedsheet pa. Kaya sabi ko, Mami, huwag naman itong bedsheet na naman. Lalaki. Diba? Pero hindi ko na mamalayan na tapos na pala ang plansahin ko. Amen. Pagkatapos ng plansahin yun, may time na mag-scroll. Oh, 30 minutes, tapos. Yun lang. Talagang may connection kay Lord. Amen. Kasi bakit hindi ka napapagod? Ang sabi niya, John, 1 John chapter 2, verse 14, I write to you, young men, because you are strong and the words of God abides in you and you have overcome the evil one. Tama ba? Amen. Young men, mga magigiting at malalakas, matipuno. No? Sinasabi. Kasi bakit? Habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ni Lord, lumalakas ang iyong soul. Amen? Lumalakas ang iyong espiritu. Kasi bakit? Nakakonek kay Lord. Pag sabi rito, mag-increase ang iyong strength, we are not winkling. Weakling, we are overcomers. Amen. Kaya mo ma-overcome ang lahat ng bagay kasi bakit? Pinapapalakas ka ni Lord. Amen. Amen. Sino nasubukan sa inyo ritong nasaktan? Umiyak? Anong ginawa? Nagmumokmok sa tabi? Wala nang ibang ginawa kundi ang umiyak na umiyak. Sino naranasan? Minsan mararanasan mo yun. Kasi bakit? Yung punong-puno ka ng suliranin, pag pinaparanas ni Lord sa iyo, ikaw na lang at ang Diyos ang nakikipag-usap. Grabe po yun. Paparanas ni Lord sa iyo. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Kasi bakit? Pag walang strength ng tao, minsan ang tao weak na weak, kaya hindi po siya nakakapag-trabaho. Ang ating souls, kapag hindi napakain ng salita ni Lord, weak din ang ating souls. Kaya minsan, tinatamad kang pumunta sa church. Tinatamad kang pumunta sa gawain. Kasi bakit? Weak na weak ang source mo. Hindi mo pinipid ng salita ni Lord. Amen. Amen. Anong mangyayari? Anong result kung weak ang source? Kung mahina ang kaluluwa ng tao. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Unti-unti siyang mahiwalay sa presensya ni Lord. Kapag ang tao ay mahiwalay sa presensya ni Lord, prone ng problema yun. Kaya masasabi niya, sinong parang-harangin dito? Portable na lang. You know? Ganon ang mga taong ganon. Alam niyo po may mga taong mga nag-huramintado? Ganon, kasi bakit? Weak ang kanila. Walang nagko-comfort sa kanila. Walang nagpapalakas sa kanila. Ang espiritu nila, iba. Kaya we are blessed. Amen. Amen. Ang espiritu natin nakakunik sa espiritu ni Lord. Amen. 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 Hallelujah. Now, sinabi po rito, what then shall we say response to these things? If God is for us, who can be against us? Diba? Sino ba ang laban sa atin kung ang Diyos ay nasa atin? Amen. Amen. Hallelujah. Sinasabi rito, again, what are the benefits saying? Number three, sinasabi, our faith will increase. Mag-increase yung pananampalataya natin. Kahit anong pagsubok na mararanasan mo, dahil in-increase ni Lord ang iyong pananampalataya, ma-overcome mo. Amen. Tayo, pag hindi tayo nakaka ano ng mga trials natin, buhay bigay agad tayo. No? Buhay bigay agad tayo. Kaya, nung maalala mo yung palabas ni Fernando Po Jr., walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Diba? Dapat talaga ang ating pananampalataya mag-i-increase ito. Kasi bakit? Kapag nag-i-increase ang ating pananampalataya, anumang pagsubok sa buhay na darating, hindi ka
madadala. Amen. Amen. Kaya mo pa rin labanan. Kasi bakit? Amen. Alam mo na hindi ka nag-iisa. Amen. If God is for us, who can be against us? Amen. May kasama ka ang Diyos. Amen. 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 Ngayon, kasama ba natin ang Diyos? Amen. Amen. Kasama ba natin ang Diyos? Amen. Hallelujah. Madali lang magsabing kasama natin ang Diyos. Madali lang magsabi. Sa mundong ito, dalawa lang klase ang Diyos. Ang pera, nagiging Diyos na rin yan. Sa mundong ito, kung sino yung lagi mong pinipin, yun yung Diyos mo sa buhay. Nakuha natin? Ano ba ang pinipin natin everyday sa buhay po natin? Kung ano yung binigyan mo ng time, na naroon lang yung time mo 100%, kung sino po, ano po yun, yun yung nagiging Diyos-Diyos sa inyo. Halimbawa, ang Facebook, 8 hours ang trabaho, pero 7 hours kang nagtatrabaho sa Facebook, yun yung nagiging Diyos-Diyos. Amen? Amen. Amen, nakuha ba natin? Amen. Hindi lang mga Facebook, kung ano yung kinabisyan mo sa buhay. Kapag maaring mayroon kang time sa mga bagay na yan kaysa time mo kay Lord, yun na yung mga Diyos mo. Kaya walang nagpapalakas sa'yo. Kaya yung faith mo hindi nag-i-increase. Kapag binigyan natin ng time si Lord lagi, nag-i-increase ang ating pananampalataya. Amen? 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 Amen. 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 Kahit wala kang pera, sabihin mo, mayroon akong pera. Hindi kayo bangan yun kasi bakit? Faith mo kay Lord yun at mangyayari. Amen. 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 Mangyayari. Ang healing, ang kagalingan, nagdidepende doon sa pananampalataya mo. Amen. Hindi doon sa pananampalataya ng iba. Sa pananampalataya mo. Amen. Paano mo increase yung pananampalataya mo kapag hindi ka kumunik kay Lord? I-connect natin kay Lord. Sabihin mo sa yung katabi, i-connect mo na. I-connect na. Huwag mong i-disconnect. Sabihin mo, huwag mong i-disconnect. I-connect mo na. Hallelujah. Ano ang pinaka-manner dito? The manner how to stay connected to Jesus, to stay connected. We must. Amen. Kailangan mong kumunik. Kahit, okay, kahit ang church na to, lilipat-lipat ng lugar, dahil ikaw ay may connection, hahanap-hanapin mo. Yes. Amen. Nakuha mo? Amen. Amen. Hahanap-hanapin mo. Kasi bakit? Sa kinagisdan mo, si Pastora Pearl, iba-iba ang kulay. Tama ba? Amen. Tama mo ba? Amen. Diba? Kahit saan ang church palipat-lipat, dahil na-visualize sa'yo, pupunta ka talaga kasi bakit may connection ka. Amen. 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 Tama mo ba? Amen. Nakuha natin. Amen. Nakuha natin. Iba yung connection kaysa hindi ka nakakunik. May dating kapag ikaw ay nakakunik. Tama ba? Amen. Ngayon, ang connection between you and your employer, ikaw lang may connection kayo. Pwede ba akong pumunta roon? Wala naman connection. Sabi ng employer, who are you? Who are you? Get out from my house. Wala akong connection eh. Pero ikaw dahil employer mo sila, you remain. Diba? Ano yung connection doon? May impact. Kapag ang tao'y may connection. Tama ba? Amen. Tama po ba? Tama. Ang nakikita po natin dito, iba yung connection mo kay Lord, iba yung connection mo sa tao. Ang connection mo kay Lord, ikaw ay pinalalakas ni Lord, in-increase yung faith mo, nagdidepend ka sa Kanya, sa connection ng tao, may hangganan. Pero kay Lord, wala. The next sinasabi dito, agree with Jesus' statement. Sabi niya rito, apart from me, you can do nothing. Amen. Meron bang ang tao magagawa pag wala si Lord? Wala. Pag hindi, it means pag hindi ka nakakunik kay Lord, wala kang magagawa. Amen? Wala kang magagawa apart from me. Anong gagawin natin? Be submissive. Submissive tayo. Amen? Amen? Submissive tayo. Tingin kayo sa akin kahit ako'y pangit. Bigyan kayo sa akin. Be submissive. Submissive ang number one dito na para kumunik ka kay Lord.
Amen. Number two, sinasabi niya rito, acknowledge your need in of Him. Be humble. Iba yung humble, iba yung humbug. Amen? Amen. Number three, apportion time for Him. Binigyan ba natin ng time si Lord? Bigyan mo ng time si Lord. Alam niyo po pagpunta niyo rito, binigyan niyo ng time si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Binigyan niyo ng time si Lord. Sabi niya rito, habang ikaw ay nagbibigay ng time kay Lord, be faithful. Amen. Amen. Be faithful unto the Lord. Amen. Kaya, faithful tayo sa time. Amen. 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 Faithful tayo sa time. Sinabi dito, maintain your daily devotion. Number one, prayer, reading Bible, then studying and meditating. Yun yung sinasabing be faithful. Naging faithful ba tayo? Amen. Sa time po natin, sa prayer natin, sa studying natin, nagbabasa ba tayo ng Bible? To be honest with you, sino po yung mayroong Bible dito? Sino yung walang Bible? May telepono kayo. Yeah. Ibenta nyo yung telepono nyo, bilhin ng Bible. Amen. Amen. Ngayon, alin ba ang importante? Bible, telepono? Bible. Ah. Honest lang. Pwede naman sabihin, Pastor. Same. Iba talaga ang Bible kaysa telepono. Ang Bible, pag walang battery, ang telepono, pag walang battery, wala ng apps. Pero ang Bible, umulan, umaraw, uminit, basahin mo lang, may salita si Lord. Amen. Tama ba? Tama ba? Amen. Kaya nasaan ang Bible nyo? Dito. Dali nyo ang Bible nyo. Amen. Huwag nyo, iba sa atin, kapag naiwan ng Bible, okay lang yun, Bible lang yun. May telepono naman ako. Punta sa church. Mas importante pa ang telepono kaysa Bible. Dati naman, diba? Wala namang telepono dati, Pastor Bing, no? Bakit nasusundo na? May girlfriend ako sa Piate, sa PUP. Walang telepono. Pero bakit pag sinasabi mong darting, usapan namin, darting ako ng ganyang oras, nandun talaga.